This is now a political issue. Hinding-hindi magko-cooperate ang presidente hanggang tapos na kanyang termino. Kapag merong napatay, iniimbestiga dyan at meron ding mga iba't ibang mga ginagamit na kamay ng batas na naparusahan din. Opo, totoo po yan. Kapag ang pagkakaganap ng kanilang tungkulin. Mm-hmm. Ngayon, kung ako, sasagutin ko sa paraan na ito at saka, alam mo, sa ICC kasi, yung kanyang function din, may tinatawag dyan na principle of complementarity. ICC prosecutor na si Patu Bensoda. Uh-huh. Ang tanong siguro, naniniwala ka ba sa basihan na ginamit ng ICC prosecutor sa kanyang preliminary examination? Uh-huh. Kasi yung kanyang ginamit na basihan, puro newspaper accounts. Yun nga po eh, yung news clippings. Opo. Yung mga panamang dyaryo na critical sa Pangulo na talagang nananaginip ang mga dyaryo na yan at saka yung mga social outfits na yan na ang Pangulo'y makulong talaga. Yan ang kanilang panaginip. Oo. Oo. Ngayon, yan lahat ang kinuha na basihan nung ICC prosecutor sa pagko-complete niya ng kanyang preliminary examination bago siya tuluyang mag-retire sa kanyang pwesto. Kahit sino kapag binasa mo yung kanyang request yan for judicial authorization. Opo. Makikita mo riyan yung kanyang basihan na sinasabi. Ako binilang ko yung mga citations diyan, lalong-lalo na yung ang pinakamarami niyang quotation diyan. Eh yun ang gagaling sa Rappler eh. Ah, opo, tama kayo. Yun ang personal yung Rappler diyan eh. Mhm. Yung kanyang request for judicial authorization ay 57 pages. Out of 57 pages din, binilang ko yung citation na nanggagaling sa Rappler na kanyang kinuha. 107 ang citation. Patindi pala, no? Oo. Pagkatapos, ang second honor dyan, yung ABS-CBN News. Nako, oho. Out of 57 pages, nabilang ko mga 44 citations galing sa ABS-CBN. Mm-hmm. Ngayon, kung ikaw ay nag-iisip, itong dalawang ito ay galit sa administrasyon dahil sa mga problemang kinasangkutan nila. Yung Rappler na demanda yung Maria Ressa dyan, ano, hanggang ngayon, hinaharap niya yung mga asunto laban sa kanya. Ang ABS-CBN naman, alam mo na kung anong naging kasaysayan niya. Opo. So, makikita mo nga talagang silang nag-contribute talaga sa mga basihan na di umano'y pinagsasaligan ng nagawang preliminary examination ng kanilang prosecutor. Mm-hmm. Pagkatapos, nandyan ang Reuters, nandyan ang Philippine Inquirer, nandyan ang Philippine Star. Walang iniwan dun sa naunsyaming complaint laban kay Justice Marvick Leonin. Mm-hmm. Ang pinagbasihan, puro news clippings, ano? Parang newspaper accounts. Opo. News clippings lahat. Ayun, madali namin ibinasura sapagkat sa tuntunin namin, wala kang napatibayan sapagkat ang ikinapit mo sa complaint mo ay puro mga clippings na nanggaling sa mga dyaryo. Itong pinagbasihan ni Bensoda, yan. Opo. Hindi lamang basta-basta dyaryo. Mga dyaryo talaga na critical sa administrasyon. Tama. Uh-huh. So, sa tuntunin ng ICC kasi dyan, dapat ilahad mo rin hindi lamang yung mga aggravating circumstances, kundi pati yung mga tinatawag na exonerating circumstances. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Sa mga naisip ko mga exonerating circumstances, dapat sana inisip niya bakit nagkaroon ng programa yung War on Drugs ni President Duterte, di ba? Uh-huh. Na kung tawagin niya WOD, sabi niya. War on Drugs. Si Pangulong Duterte, siya ang Pangulo ng Pilipinas dyan. Opo. Di ba? At ang unang tungkulin ng Pangulo ng Pilipinas dyan ay ipagtanggol niya ang saligang batas. Ito yung kanyang Biblia. Totoo po ito yan. Ito yung kanyang pinakatuntunin sa kanyang pangunguna at pangungulo sa bansa. Oh, binasa niya siguro yung section 4 ng Article 2 ng ating saligang batas.
ito yung statement of principles and policies diyan. Ano ang sinasaad sa section 4 diyan? Ang sabi, the primary duty of the government is to serve and protect the people. Ayun. Itagalog mo ngayon diyan para sa lalong ikaunawa ng ating mga sumusubaybay. Opo. The primary duty of the government is to serve and protect the people. Ang pangunahing gampanin ng pamahalaan ng gobyerno ay paglingkuran at proteksyonan ang kanyang mamamayan. Ayun. Opo. Swak na swak din. Ngayon, kapag ka nakikita ng Pangulo na nasisira ang lipunan, sapagkat nagugumo ng napakarami niyang mamamayan, lalo na yung kabataan. Illegal na droga, no? Opo. At ito naman ay napatunayan naman ng mga ebidensyang kanyang isinambulat. Kasalanan ba na gawa niya ng paraan ito? Kasi kapag hindi niya ginawa ng paraan ito, siya mismo ang sasalungat doon sa pangunahing katungkulan o gampanin niya. Oh, na nakasaan sa ligang batas, ano po? Di ba? Pagkatapos, sinundan pa yan ng Section 5 din eh. Magkasunod ito eh. Magkatambal na pananagutan ito ng isang namumuno ng isang pamahalaan. Mm-hmm. Ang Section 5, ang sabi niya, the maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and the promotion of the general welfare are essential for the improvement or for the enjoyment of all the people of the blessings of democracy. Uh-huh. Ayan, nakita mo naman, ano? Malinaw na malinaw ko ang kanyang gampanin. Pagmimintana ng katahimikan at order. Opo, opo. Kapayapaan, opo. Ang proteksyon sa buhay. Opo. Sa kalayaan at sa mga tinatangkilik at ang pag-promote ng general welfare. Ito yung pambansang kagalingan. Tama po, oho. Are essential for the enjoyment of all the people of the blessings of democracy. Ngayon, nakita niya na ang lipunan ay talagang masisira. May banta po, no? May banta na, oo. Ay isang parang laso na kumikitil. Tadaloy ng buhay ng lipunan. Katungkulan ng Pangulo din na i-address niya ito sa paraang kanyang nalalaman. Totoo. Kung ito ay nauwi sa pagkapatay ng maraming buhay din. Lalo pa nga po, idagdag ko po nga, lalo pa nga po at ang problema ng droga, hindi lamang yung malilit, kundi nakapasok na po sa mga opisyalis ng ating pamahalaan, nakapasok na po sa law enforcement agency, kaya mukhang kinakailangan talagang marahas na hakbang na rin na gagawin ng Pangulo. Kung calibrated na response ang ginawa niya. Nakita mo naman, hindi naman yung mga karaniwang mga gumagamit na lang ang problema niya, madaling supilin yun eh. Opo. Yung mismong manufacturer, yung mismong importer, yung mga malalaking tao sa likod ng laban sa droga diyan. Yun ang kanyang yun ang basihan ng kanyang ginawang digmaan laban sa droga. Oo. Kung yan man ay nakapaminsala ng buhay diyan. At yan naman ay tinatayuan din ng kapulisan natin. At nakita rin naman ng ating mga mamamayan na kapag merong napatay, iniimbestiga dyan. At meron ding mga iba't ibang mga ginagamit na kamay ng batas na naparusahan din. Opo, totoo po yan. Kapag ang kapagkakaganap ng kanilang tungkulin. Mm-hmm. Ngayon, kung ako, sasagutin ko sa paraan na ito. At saka, alam mo, sa ang ICC kasi, yung kanyang function dyan, may tinatawag dyan na principle of complementarity. Mm-hmm. Ang ibig sabihin niyan, kinikilala pa rin ng ICC na ang primary jurisdiction ay yung Estado. Ayun. Opo. Ngayon, kapag yung Estado, hindi niya nagagampanan halimbawa yung tungkol dun sa pagsisiyasat, kung yung pagkakagawa, yung process ng pagpapatupad ng batas ay hindi naman nabigyan ng magandang tuntunin, halimbawa, at ayaw gawin ng Estado yun, doon lang papasok kaya nga ang tawag complementarity principle. Ayun,